Paano binago ng Honda, hindi lang sa kasaysayan at pati na rin sa innovation, ang World Motorcycle Grand Prix? Paano nila nabawi ang kampyonato at tinatakan ang kasaysayan ng may pinakamahabang na panalunan? Kahit sa kabila ng kanilang sunod-sunod na pagkatalo dahil sa mapangahas nilang innovation na oval cylinder o ang NR500. Ika nga ni Mr. Soichiro Honda, success is 99% failure. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman. Taong 1982, bagamat hindi nila kayang talunin ang two-stroke rivals gamit ang innovation na oval piston, ay nakapag-desisyon ang Honda na sasabayan nila ito, kahit labag ito sa kanilang advokasya na gumamit ng two-stroke. Ang Honda engineers ay nakapag-desisyon na mag-concentrate sa kanilang effort na gumawa ng panibagong two-stroke racing machine para sa World GP Series, na sa panahon na yun, ang kanilang mga competitors ay gumamit ng two-stroke na may lakas na 130 horsepower. Pero nakikita ng Honda ang kahinaan ng kanilang mga rivals pagdating sa tire performance. Madalas ay nagkakaproblema ito sa stability at mabilis na tire wear o maagang pagkapudpod ng mga gulong. At isa lang ang nakikitang dahilan ng Honda, at ito ay ang timbang. Instead na gumamit sila ng inline 4 configuration, ang Honda ay mas piniling gumamit ng kakaibang design na V3 engine para mas magiging lightweight ito, at ang kanilang goal ay gumawa ng two-stroke na 500cc na kasinggaan ng 350cc. Ito ang kanilang nakikitang susi at advantage pagdating sa handling at tire performance. Nang sa ganun ay hindi ito madaling mapudpud. Diliitan din nila ang wheelbase para mas lalong mai-enhance nito ang handling. Binago din nila ang chassis para mapa-improve ang aerodynamics, nang sa ganun ay makapagdagdag din ito ng top speed. Meron din itong innovation na pro-link suspension. At higit sa lahat, ang innovation na tinawag na dual counter-rotating crankshaft na nilalabanan ang tinatawag na gyroscopic effect. Ito ang dahilan kung bakit hirap sa cornering ang isang motor, dahil pinapanatili nito ang upright position. Ang gyroscopic effect ang siyang dahilan kung bakit tayo nakakapagbalanse ng motor habang ito ay tumatakbo. Dahil dito, binuo ang counter-rotating crankshaft kung saan baliktad ang ikot at hindi ito sumasabay sa ikot ng mga gulong. At magre-resulta ito ng superior handling sa cornering, dahil during acceleration ay tinutulak ng counter-rotating crankshaft ang front suspension pababa. Dahil dito, mas kakapit ang front wheel sa cornering. Kinakansela din ito ang unwanted wheelie effect on massive acceleration. Ang super lightweight na two-stroke NS500, una itong nakita taong 1982, meron itong lakas na 120 horsepower at 11,000 RPM. Bagamat underpowered ito kumpara sa mga 130 HP ng mga rivals, baon naman ng NS500 ang mga innovation na siyang kahinaan ng kanilang mga kalaban. Isa itong panibagong racing machine kung saan lahat ng aspeto ay nakabalanse. Dahil sa labanan ng MotoGP ay hindi lamang ito nakapokus sa bilis, kundi sa rider skills ng cornering at mga innovation na tutulong sa rider upang manalo. Ang mga inatasang rider ay sila Freddie Spencer, Marco Lucchinelli at Takasumi Katayama para sa pagsisimula ng laro sa Belgian Grand Prix taong 1982 na ginanap sa Spa-Francorchamps Circuit. At sa kauna-unahang pagkakataon, nanalo si Freddie Spencer at nakuha ang unang podium at apat na panalo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatikim ng panalo ang Honda sa loob ng 15 taon. Sunod-sunod ang kanilang mga tagumpay, at nakamit din ni Takasumi Katayama ang apat na panalo sa Swedish Grand Prix at si Freddie Spencer naman sa San Marino Grand Prix. Ito ang nagpapatunay na ang konsepto at innovation ng NS500 ay napaka-epektibo. Taong 1983 season, tinaasan ng Honda ang power ng NS500 at umabot ito sa lakas na 140 horsepower at 13,000 RPM.
Sa pagsisikap na tumaas ang low to mid-range power, kinabitan nila ito ng variable valve timing exhaust. Sa karagdagan, binago din pati ang chassis. Ginawa ito upang mas lalong mapagaan ang timbang at magre-resulta ito ng magandang handling, acceleration at top speed. Taong 1983 season, sa pagsisimula ng race, ay hindi makakalimutan ng mga motorcycle fans ang 12 races ng Swedish Motorcycle Grand Prix ng mga taon na yun, na magduelo ang dalawang rider na si Kenny Roberts gamit ang Yamaha YZR500 at NS500 naman kay Freddie Spencer. Isa itong hindi malilimutang head-to-head race season at silang dalawa ay may tiglimang panalo sa naunang laban. Sa pagsisimula ng laro sa Swedish Grand Prix, nakapag-momentum si Kenny Roberts ng 4 na round. Ngunit sa kauli-hulihang lap, si Freddie Spencer ay tuluyang nauna sa finish line at nagiging kampyon at nakuha ang titulo sa pagitan ng 2 puntos lamang. Nakuha ng Honda ang unang kampyonato ng World GP 500cc at kasalukuyang nakuha din nila ang constructor title sa simula ng pagbabalik nila sa Grand Prix. Subalit taong 1984 ay nagiging matindi ang labanan ng innovation at nagiging malakas na ang mga makina ng kanilang mga kalaban. At hindi na ito kakayanin ng kasalukuyang V3 configuration ng NS500. Kung kaya ang Honda ay bumuo ng panibagong makina, ito ay ang single crankshaft 90-degree V4 engine with crankcase valve induction. At ito ay pinangalanan ng Honda bilang NSR500 taong 1984. Meron itong massive twin spar aluminum frame, kakaiba rin ang disenyo nito na imbis ang fuel tank ay nasa itaas, ginawa ng Honda na ilagay ito sa pinakailalim ng motor. Sa paniniwalang makapagdagdag ito ng lower center of gravity. At inaasahang magre-resulta ito ng napaka-responsive na performance gamit ang makabagong innovation. Ngunit sa hindi inaasahan ay nagkaroon ito ng problema during the race day. Gaya na lang ng komplikadong pipe curves ng expansion chamber na sa katagalan ng race ay bumibigay ito. Nagre-resulta din ito ng matinding init na direktang tatama sa rider. At ang fuel tank nito ay nakakaapekto din sa handling dahil sa pagbabawas ng laman nito. Pero ang nakakagulat ay naipanalo pa rin ito ni Freddie Spencer sa 2 pagkakataon habang dinadala ang problemang ito sa racetrack. Sa kalagitnaan ng season ay pinalitan ni Freddie Spencer gamit ang lumang NS500 at kahit underpowered ito ay nakapagtala pa rin ito ng 4th place. Taong 1986 season, si Freddie Spencer ay nagkaroon ng injury dahilan upang hindi ito makasali sa kompetisyon. Si Wayne Gardner ang inatasang pumalit at nanalo ito sa 2nd spot during championship. Kahit pa ito ay hirap sa handling dahil sa naturang upgrades ng NSR500. Taong 1987, ang Honda ay binago ang layout ng NSR500. Iniba nila ang cylinder angle at ginawa itong 112 degree. Para mailagay nila ang 36mm Kane carburetor sa gitna ng 2 silinder. At dinagdagan ng primary balancer para masolusyunan ang vibration nito. Maging ang fuel tank ay binalik ito sa nakagawiang posisyon. At pati ang expansion chamber ay binalik ito sa tamang posisyon. At sa parehas na pagkakataon, si Wayne Gardner ay naipanalo ng 3rd 500 World Championship. Once again, naiuwi ng Honda ang manufacturer's title. Taong 1989 ay may panibagong improvements ang NSR500 at meron na itong lakas na umabot sa 165 horsepower at 12,000 RPM. At kaya nitong umabot sa bilis na 310 kilometers per hour. Ang 1989 NSR500 ang pinakamalakas na top speed at acceleration at hindi ito kayang pantayan ng mga kalaban sa racetrack. Dahilan sa pagkapanalo ng Honda ng 4 na World Championship taong 1989 sa pangunguna ng rider na si Eddie Lawson. Taong 1990 kung saan tumaas ang demand ng engine power ng mga competitors. At sa sobrang lakas ng mga makina, dahilan upang hirap ang mga rider na i-handle ang motor lalong-lalo na sa cornering. At iilan lang ang rider na makapag-handle nito. At taong 1992,
binuo ng Honda ang innovation tinawag na Big Bang Engine. Isa itong pagbabago sa sequence ng firing order, kung saan apat na sunod-sunod na firing at mahabang resting time. Nang sa ganon ay mas kakapit ang gulong at hindi ito madaling mapudpud. Nagre-resulta din ito ng massive acceleration during exit on cornering. Dahil na rin sa sunod-sunod at bigla ang firing sequence nito, nagre-resulta din ito ng mas madaling imaneho ng mga rider. At ito ay pinatunayan ni Mick Doohan nang maipanalo niya gamit ang Big Bang Engine kahit pabasa ang racetrack at umuulan. Ang Big Bang Engine ay isang innovation na nagpabago sa MotoGP at nagiging universal na ito sa ibang competitors. Walang nakapagpigil kay Mick Doohan na sunod-sunod na may panalo ang NSR 500 with Big Bang Engine configuration. Sa sunod-sunod na anim na taon, mula 1995 hanggang 1999, ang Honda ay patuloy na nananalo at nag-uwi ng manufacturer's title. Nasa panahong yun, ang NS500 ay nagpuproduce ng power hanggang 180 horsepower. At kaya itong makipagsabayan sa mga 200 horsepower na mga MotoGP competitors. At taong 2001 ay panalo ni Valentino Rossi ang NSR 500 sa kauli-hulihang pagkakataon, bago ito tuluyang ma-phase out dahil sa pagbabago ng rules and regulation ng MotoGP. Tunay na kahanga-hanga at hindi malilimot ang history ng motorcycle racing, ang NSR 500 ay may panalong lumagpas sa 100. 10 World Championship riders, truly the greatest MotoGP racing machine ever built, the Honda 2-stroke NSR 500.